Naupo ako sa terrace, guys. May nahulog na pomelo. Natatawa ako sa mga ginagawa ko minsan. Eto guys, may nahulog na pomelo kukunin ko. Natatawa ako sa sarili ko. May puno ng pomelo doon, guys. May nahulog. Nahulog na pomelo. Kinuha. May puno doon, guys. Oh. Sa kanto, may puno ng... Pomelo ba to? Buong to sa Bisaya, diba? May nahulog. Kinuha ko na naman. Naupo lang ako sa terrace. Kung hindi naman kalamansi yung makukuha ko doon. Oh. Kung hindi naman kalamansi... Kuya Bano, ngayon na naman, ito na naman. Nahiya ako sa makita mo na. Walang tao doon naman eh. Nagkakuha na naman ang pumilo si kate. Hindi ko alam kung matamis ba ito. Pero ang alam ko matamis ito, sabi ni Ate Lisa eh. Ang sarap na upo-upo ko sa terrace. Tapos biglang bung. Kinuha ka agad ni kate. Sana ng ating mangga na naman para mangga na naman yung makuha ko. Hindi lang pumilo. At Lisa, oh. Alam ko matamis 'to eh. Ayun. Mamaya bubuksan ko 'to. Buksan natin, guys. Kasi lang di ako marunong mag ano nito eh. Kasi 'di ba sa Bisaya kasi, guys, sabi nila kailangan pag binalatan mo to siya, marunong kang magbalat. Kasi pag naano daw, nasugat, magiging pait. Ganun ba yun? Hindi talaga ako marunong magbalat nito. So, dandahanin ko na lang. Natawa ko sa sarili ko. Ang sarap ng upo-upo. Yung paupo-upo ka lang. Tapos iwan ko lang kung kumakain ba yung mga anak ko nito. Hindi daw kasi ito pwedeng masugatan, sabi nila eh, kasi nga pait daw. Tagal ako hindi nakakain ng ganito, guys. Talagang bihira lang. Hindi ko alam kung hinog na ba ito. Hinog na ata ito. Mga kapitbahay ko talaga, matyaga magtanim-tanim. Ako naman kasi walang ano sa harap eh, kaya kung gusto mong kumain, sige, matyaga ka magbalat. Para makakain ka, kate. Ayoko siyang gamitan ng kutsilyo, guys. Baka masugat. Kasi nga daw, hindi siya pwedeng masugat dahil magpait. Maganda din to, guys, tong balat. Painitan. Tapos, gawing ano, pagpausok para sa lamok. Ganun pala yun. Iwan ko lang ko yung anak ko yung kumakain dito. Ang hirap pala nito. Makakain ka man, kaso lang pahirapan. Makakain pero pahirapan. Hindi ako sanay magbalat nito, guys. Meron naman to sa probinsya namin, kaso lang. Hindi ako sanay magbalat dahil alam mo naman, pag kumakain tayo, andyan yung tatay natin, mga nanay natin. Kung sa Bisaya pa, guys, mudawat ang limpyo ba? Munang makakaon. Kaya ayan, hindi marunong magbalat. Ano ba yan? Iwan ko lang kung yung anak ko ba'y kakain kaya nito. Ate Kim! Punta ka kay ni Popong dito, dala ka ng asin. Aray ko, paano ba to? Tigas, tigas naman. Dala ka nga ng asinak. Opo.
Di ko alam kung saan galing itong pwede na siguro to siyang ano pa to? Pwede na siguro to siyang aray ko. Kawain ang kutsilyo para ano. Ang dami siya, in fairness. Tingnan mo na, nahulog. Alam mo ba kung anong pangalan nito? Ha? Alam mo itong pangalan nito? Apple. Pong! Si Mimi nga. Nako, kain ka nako. Ano to eh? Anong tawag nito? Buongon. Pumilo ba to? Parang. Sa Tagalog, no? Ah! Alam ko yan. O, ano to? Parang ano nga? Pumilo? Pumilo nga. Matamis naman, kaso lang ano na siya. Parang tuyo na. Masarap na? Hmm. Masarap na sabi ang anak ko. O di ba nakakain ako? Nakakain kami ng pumilo, yung bunga ng kapitbahay na hindi sa amin, nahulog. Tuyo lang siya, guys. Hindi siya totally matamis. Pero pwede na rin. Thank you. Anya ko. Hindi lap ng mga anak ko. Kumain na daw siya dito dati. Natawa na ako sa sarili ko kasi naupo-upo ko tapos hala, may nahulog. Dati kasi binabantayan namin dyan sa harap na mahulog yung abukado. Eh, hindi na timbungan ng abukado ngayon. Kaya wala ka na mapulot na abukado, di ba? May pakinabang sa kapitbahay. Alam mo yan? Ano ba yan yan? Tamis? Ganyan mo yan sa asin. Ay, anak, o. Ganyan, o. Ganyan. Busy yung mga anak ko.